Magandang umaga mga kabayan. Ituturo natin yung paano natin matukoy ang timing. Kailangan sa pag-backlash pa lang ita-timing na natin para pagbalik sigurado na tayo hindi na tayo malilito. Ito Ford Explorer V8 5.3 liter engine. Unang gagawin natin, hanapin muna natin yung number 1 kung saan siya nakapwesto. Number 1 cylinder. So ito, inikot ko na ito, tinapdate ko na ito. Ang number 1 nito ay sa bandang kanan. Dito banda yung number 1. So, ang unang gagawin natin, kailangan muna i close lahat yung balbula ng number 1. Yung pinakauna. Kumbaga naka-power stroke yung number 1. So dito na yung number 1. Ang lahat ng cam lobe nasa ibabaw. Naka-close na lahat yung balbula. Tatlo ang balbula nito eh. Isa yung exhaust, dalawa yung intake. So ito yung cam lobe niya, position. Yan. Yung running mate naman nito is number 246. Number 6, ito yung number 6. Ito yung number 2, ito yung number 4, ito yung number 6. Sa isang cylinder, kung saan yung number 2, lahat niyan puro siya tawag nito parihas. Dito yung ang bilang natin dito is 2, 4, 6, 8. Yung sa kabila naman 1, 3, 5, 7. Yan. Pares-pares yan eh. Pag number 1 dito na kauna, siyempre kasama niya 3, 5, 7. Number 2 naman kasama niya 4, 6, 8. Ngayon, pagbalik nyo ng timing nito, mayroon naman tong marker. Dalawang marker nito. Mayroong L at saka R. Baka mamaya magkapalit yan pag nailagay nyo yung R dito sa taas na mali na kayo. So, ang basihan natin dito yung running mate ng number 1 dapat naka intake stroke siya. Ito intake stroke. Pag inikot ko to, itong dalawang balbula to lulubog na ito eh. So naka intake stroke siya. Ito naman pag inikot natin ng 100 degree naka close pa rin yung balbula. So yun yung tinatawag na power stroke. So ngayon, bago nyo tanggalin, kailangan tandaan nyo muna yung timing. Siguraduhin nyo muna yung timing para pagbalik nyo, sigurado na rin kayo, hindi na kayo maliligaw. Kasi kung backlash lang kayo ng backlash, pagbalik nyo, mahihilo na kayo kasi ang camshaft nito parehas lang eh. Ang sa kanan, pwedeng kapit sa kaliwa eh. Yan. Parehas lang yung number. Mayroong R at saka L. Di sa kabila din mayroong R at saka L. So ngayon malilito kayo kung pagbalik nyo iparehas ba't parehas to. So ang basihan dyan, magbase kayo sa cam lobe ng camshaft. Kailangan naka power stroke yung number 1, naka intake stroke yung number 6. So yan po kung paano natin matukoy ang timing na kahit na anong sasakyan paklasin natin, tandaan natin yung timing.
number ng sa left side mayroong L. So ang ano natin, pagbalik nyo ng timing, kailangan yung L nasa ibabaw. Kasi pag yung R nasa ibabaw, mali na. Hindi nyo na mapaandar yan. Kailangan kung saan yung left, doon din nyo ilagay yung L nasa ibabaw. Sa kabila naman, mayroong L at saka R, pero yung ilagay nyo dito sa may kanan, yung R, itaas nyo yung liter na R. So tapos katulad nito, wala itong ano eh, wala itong wala itong marker dahil sa luma na. Yan yung sinasabi ko na pagdating sa mga Ford, minsan wala na yung mga ano, wala na yung mga marker. So ang gagawin naman natin dito, may diskarte naman nito eh. Pag natanggal tong ano, natanggal tong timing chain, i-ano nyo lang to. Kumbaga i-tweed nyo lang siya. Pahaba pag ganun, i-tweed. Tapos pag na-tweed na siya lahat, mag-marker kayo ng isa dito. Kung sa dulo naman sa kapila, i-marker nyo rin. Mag-marker din kayo. So yun yung pinaka-tanda niya. Yun yung pinaka-tanda. Sa ibang sasakyan naman, kaya nga nagta-timing ako, binibilang ko yung sprocket, kung ilan yung sprocket doon sa kabila. Kasi sa mga ano yun, sa mga Hyundai, iba naman yung style noon. Pag mga Hyundai, nauubos din yung kanan niya, yung kulay. Kaya kailangan, bago nyo baklasin, bilangin nyo yung bilangin nyo yung gap nung timing chain, yung sprocket niya, hanggang papunta doon sa kabilang camshaft. Kasi kung wala kayong diskarte, malamang kung wala ding marunong na magtuturo sa inyo, malamang hindi nyo maibalik. Pangalawa dyan, magkaproblema kayo sa maaaring mapaluktutan kayo ng balula kasi hindi nyo maibalik yung tamang timing. So yun lang po. Pagbalik ko nito, i-video ko rin kung paano i-timing ulit pagbalik. Kasi tapo-biro lang to eh. Pero ang gagawin nito, tanggal ko na lahat yung tornilyo ng oil pan. Kasi pati yung oil pump, palitan to eh. Strainer, palitan. Linisin. So ito lang po yung ituturo natin ngayon. Magandang buhay sa inyo lahat. Sana may makukuha kayong kunting kaalaman kung paano natin na maibalik yung ating mga tinatanggal na pyesa sa isang makina. Maraming salamat po. God bless.